May tatlo. Apat ho yan. May tatlo ho kayong rights na ayon ho sa konstitusyon ng ating Pilipinas, ito po ay right to opportunity, number one, right to income, and right to wealth. Hindi ko maintindihan bakit marami pa ring Pilipino ang naghihirap. Bagamat binigyan ho tayo ng ating batas ng karapatan sa oportunidad, hindi ho natin makita yung oportunidad. Binigyan din tayo ng ating batas ng right to income. Ibig sabihin, pwede kayong kumita ayon sa batas. Pero hindi pa rin tayo makapaghanap buhay o makapagnegosyo para kumita. And binigyan din tayo ng ating batas ng pagkakataon para yumaman. Pero 5% lang ng Pilipino ang mayaman. Okay, sa population natin. Dahil tayo na may pare-parehong mahihirap. Ang pag-aaralan ho natin yung oportunidad na ipinepresent sa atin ng batas. Sinabi ko ipinepresent ng batas kasi po ang oportunidad ang nagbibigay ho niyan batas. So kung hindi nyo ho alam ang batas, mas mahirap ho na makakuha o mag-create ng oportunidad. Nabanggit ko na create opportunity. Bigyan ko kayo ng isang example. Ito po ay isang electronic certificate authorizing registration. Mapapansin nyo, ito ho yung pangalan niya. At yan po ay inisyo ng Bureau of Internal Revenue. Ano naman ang sa amin dyan, Mr. Tax Specialista? Yun hong dokumentong certificate authorizing registration ay isa hong malaking oportunidad. Oportunidad na nakikita ko na pwede ho nating pagsamahan, lalong-lalo na ikaw na isang real estate broker o isa kang real estate agent. Alam ko naman na mas maraming real estate agents at real estate brokers ang naghihirap hanggang ngayon. Kasi nandoon sila sa selling of real property, selling of condominiums, selling of land. Pero may pera din. Hindi ko sinasabi na walang pera doon. Pero may pera din doon sa mga maling certificate authorizing registration. Napapansin ko, maraming gustong sumama sa akin. Naghahanap ako ng partners. Okay? Alam ko yung oportunidad. May power ako na kumita sa oportunidad. Pero kulang ako mga tao na marunong sa logistic, marunong umintindi itong pinag-uusapan natin. Ito po, masasabi ko sa inyo ng tuwiran, may mali eh. Pag tumingin ako ng dokumento ng BIR, because 35 years na ho ako sa pagpa-practice as tax specialista, isang tingin ko lang ho sa Bureau of Internal Revenue, documents, assessment, letter of authority, napapansin ko na mayroong graft and corruption involved. Pag may graft and corruption involved, ayoko ng graft and corruption. Pero may oportunidad sa graft and corruption. Ano yun? Prevention? Oportunidad yun. And second, cure. Ayusin natin. Dito, mapapansin nyo rito, may tatlong klase ng tao. Yung pong taxpayer, sa po yung nasa taas, yung Registry of Deeds o yung LRA, yun hong may hawak ng titulo, at yung ikatlong tao ay yung BIR. Ayan, RD at saka taxpayer. Silang tatlo, sa aking pagkakaintindi nitong dokumentong to, nagsabwatan. Ibig ko sabihin, imbis na ibayad nung taxpayer yung estate tax, at meron palang estate tax amnesty, kaya marami tayong oportunidad. Maraming tao na may lupa, walang pambayad ng tax o estate tax or ng estate tax amnesty. Pwede nating ilapit yan sa mga taong may pera. So, pwede nating i-ex-deal. Yun yung isang oportunidad nakikita ko rito. At hanggang June
2023 na lang yung tax amnesty, bilisan nyo. Pero dito ho, sa pinipresent ko sa inyong oportunidad, malaking oportunidad ho ito. Pwede ho tayong kumita ng 250,000 to 5 million. Dito ho. So, bigay ko ho sa inyo yung 40% ng professional fee ko, edi magkaroon kayo ng 100,000 para dun sa lowest bracket or 2 million. Ha? As share ho ninyo dun sa lowest bracket kung may sisingil ko. Ako ho magbebenta. O kaya kailangan ko lang ho kayo, logistic. O real estate brokers, real estate agents, please join me at we make money together. Ano mali dito? Mapapansin nyo rito, mga ka-taxpayer kong mahal, may apat na namatay at may apat na magmamana. At pag tinignan nyo rito, namatay yung apat, ito yung date of death. Lahat sila sabay-sabay namatay. At ang value ng property ayon sa BIR is 200 plus million. Paano ito nagkaroon ng problem? Apat yung taong namatay, ang binayaran lang is 2 million. Ha? 2 million lang. Tapos yung para sa tatlo, ang binagbabayaran ay tigpa 5,000. Doon palang huli na eh. Ang kagandahan nito, yung BIR, revenue officer na gumawa nito, ay hindi ho mahuhuli. Hindi makakasuhan ng tax evasion, hindi makakasuhan ng graft and corruption. Hindi rin makakasuhan yung registry of deeds because nakasulat dito na wala silang partisipasyon sa pandaraya. Lumalabas dito sa ebidensyang ito, ang nandaya yung taxpayer. Anong negosyo rito? E di ang negosyo dito, mga ka-taxpayer kong mahal, hanapin natin yung taxpayer at ipaliwanag sa kanya na yung kasalanan niya rito ay magdudulot ng kanselasyon ng kanyang titulo. Eh, yun ang gusto niya, di ba? Akin na lang yung lupa na yan. Kaya nga dinaya yan dahil gusto niyang makuha yung lupa. Pero dahil sa pantadayang yan, pwedeng makuha pabalik ng BIR, pabalik ng Republic of the Philippines yung lupa. Kasi, mapapansin ho, yung mga taxpayer ko mahal, may sinasabing fruits of the poisonous tree. Paliwanag ko lang yung fruits of the poisonous tree. Yung mangga, hindi magbubunga ng santol yan. Pag nagbunga ng santol ang puno ng mangga, eh fruits of the poisonous tree yun. Dapat kasi, ang standard, ang puno ng mangga, ay magbubunga ng mangga, hindi ng santol. So therefore, yung illegal act na ginawa, ako nakikita ko rito sa aking pag-aaral at pag-study nito, naniniwala ako na may sabwatan. Kumita yung registry of deeds, kumita yung mga taga-BIR, kumita rin yung taxpayer kasi hindi siya nagbayad ng tax. Pero sino nalugi? Ang nalugi ang taong bayan. Kasi yung perang makukolekta dyan, pwedeng pangpagawa ng train, di ba? Para hindi na tayo sisiksikan sa LRT. Pwedeng pampagawa ng ospital, pampagawa ng eskwelahan. Maraming pwedeng gamitin sa pera. Dahil sa pagnanakaw, sa graft and corruption, ay nawawalan ng oportunidad yung mga mamamayang mahihirap. So ngayon, hindi natin gustong ipakulong yung mga BIR officials. Hindi rin natin gustong ipakulong yung Registry of Deeds officials. Ang gusto natin ay itama yung ginawang mali. So, dito may mali. So, ituturo ko sa inyo kung magiging partner tayo, magre-release ako ng video, paano hanapin yung mali. Kasi pag meron kayong mga ganitong klase ng dokumento, ito naman dokumentong to, pwede nyo kunin sa Registry of Deeds. May bayad nga lang. Merong time na ihintayin kayo at may request na gagawin kayo, ituturo ko yung lahat. Kasi lahat ng makukuha natin ganito, pwede nating pagkaroon ng pagkaperahan kahit kailan inisyu. Okay, inisyu ng 1990, inisyu ng year 1980s, inisyu ng year 2000, lahat yan. Lahat ng transfer, lahat ng certificate, authorizing registration na mayroong pandaraya sa pagbabayad ng buwis ay magiging illegal yung titulo na inisyu sa taxpayer o sa may-ari ng lupa o tagapagmana ng lupa. Ang sinasabi ko rito,
Tutulungan natin yung takapagmana ng lupa o yung gumawa ng katarantaduhan, hindi pagbabayad ng buwis, na iayos yung record niya. At dahil doon, magcha-charge tayo ng 250,000. O kung ano ang makapag-uusapang presyo ng professional fee natin. O i-charge natin kung malalaking company yan, pwede natin i-charge ng 5 million. Andiyan dyan ho ang pera. Nasa certificate authorizing registration. Ngayon, marami kayong itatanong sa akin, definitely. Sasabihin nyo, sir, saan kami magsisimula? Ituturo ko sa inyo, paano mag-research, saan kayo pupunta? Sample lang, sample, ito. Ito po ay isang napakahalagang dokumento. Ang subject is Project RIP. Alam nyo naman ibig sabihin ng RIP. Patay, rest in peace. So, na-discover ng BIR na marami na hindi nagpa-file ng tax return. So, yung susunod kong video, ituturo ko sa inyo paano kayo magke-create ng opportunity, hindi lamang sa sarili ninyo na kumita kayo. Kaya tayo nagke-create ng opportunity para sa pamilya natin. Pwede nyo ho akong i-email. Huwag nyo na ho akong tawagan. So, yung email ko po, makikita nyo rito. Ah, nagro-rotate ito. Ayan, nagro-rotate. Andiyan dyan ho yung email ko. Yung i-email nyo ako kasi hindi ko kayo i-consider hanggang hindi ko nakukuha yung mga information. Baka mamaya troll kayo. Diba? Ayoko namang maging partners ang troll. Ulitin ko, ang opportunity ay available. You have to get it yourself. So, para kunin yan, there are procedures to be followed. Ituturo ko sa inyo yun. May mga video akong i-release. Ilalagay ko sa YouTube. Or pwede nyong bilhin yung video, per video. Para sa inyong lahat, mga ka-taxpayer ko mahal, papakita ko lang yung mga susunod nating ituturo. Ang tawag ho dito ay marketing. Yan. Nagmamarket ka. Siyempre, pag namamarket ka, namimili ka. Ito po yung gagamitin natin. Hindi na ho tayo kailangang mag-imbento. Kasi inimbento na ng BIR. Para sa atin, tinutulungan na nga ng BIR pa tayo na magnegosyo. At ating kliyente rito, eh yung mga taxpayer, ialis natin sila sa problema sa taxation. Kaya ano pa pag-aaralan natin, mga taxpayer kong mahal? Ito pa. Ayan. Paano ba gumawa ng estate tax? Yan. Ito po yung gagamitin nyo. Ginawa na rin sa atin ng BIR. Wala na tayong problem. I-implement na lang. Ang problema ko is to teach you correctly. Okay? Paano to ina-apply? Eh, kayang-kaya na ho natin to kasi matagal na tayo sa ganitong hanap buhay. Nandito rin ho yung mga forms na kailangan ho ninyong magamit. Katulad ho nito, paano gumawa ng estate tax, ano ho yung mga procedures, tare requirements na hinihingi ng BIR. Yan po yung aking ituturo sa inyo. Pagbigyan ho ninyo ako na kayo po ay maturuan at magabayan sa ganitong klase hong negosyo. Again, you are invited. You are welcome. Abangan nyo lang yung mga susunod kong instructions.